Yan, magandang araw sa ating mga subscriber. Ngayon ay gagamit tayo ng Adobe Photoshop. Gagamit tayo ng image. Tatanggalin natin yung background, lilinisin natin siya para maging mas maayos tignan, no? So paano natin siya gagawin? Nagamit tayo ng Magic Wand tool. So file, open, hanap tayo ng image. So dapat meron na kayong naka-reading image, no? Click natin 'to. So makikita natin yung image. Ayan siya. May mga gray background. So tatanggalin natin siya. Ang ititira lang natin itong image na 'to, gagawin natin siyang black, pure black. So paano natin siya gagawin? So sa layer, sa right side, yung background natin o yung image natin nakalock. Hindi natin siya pwedeng i-edit nang nakalock. So ang gagawin natin, i-drag natin yung image natin papunta rito sa square na maliit na to para ma-duplicate. Pag nagpalit ng cursor, so makikita nyo naman yan eh. Pag nagpalit ng cursor, ibig sabihin, pwede na siyang i-duplicate. Yan. So yung nakalock, i-drag natin sa trash. Yon. So pwede na natin i-edit itong ating image. So para magawa natin to, magic wand, wand tool, right click, color range, so image, fuzziness 200, add to sample, dapat positive. Mag-select lang tayo ng black dun sa image, ayan. So para siyang dropper, no, kukuha tayo ng portion na black dun sa image, ayan. Click natin yan, click OK. So lalabas yung imaginary line. Itong imaginary line na to, yan yung nagre-represent ng image na na-select natin kanina. So, click delete. Ayan, nawala yung background. Ngayon, para mawala yung imaginary line, gagamit ako ng shortcut. Hold nyo yung control, then click D. Letter D sa keyboard. Ayan, so wala na siya. Ngayon, gusto natin siya maging black na black. Ano ang gagawin natin? Gagamit tayo ng levels. So, punta tayo ng image, adjustments, click natin yung levels. So lalabas tong box na to. So i-click natin yung maliit na button, i-drag natin pa kanan. Yan, naging black na siya. Click OK. Ngayon, gusto pa natin siyang linisin ng husto, maging black na black pa. So para maging black na black pa siya, i-duplicate natin ulit yung image. Drag ulit natin siya mga tatlong beses. Yan. 3. Then malilinisin ulit natin yung mga gray background na yan. Paano natin gagawin yan? Ipa-flatten natin o i-merge natin itong apat na layer na to. So punta tayo ng layer, flatten image. Ayan. Uulitin natin. So layer, flatten image para mag-merge yung ating mga layer. Ayan. So nag-merge siya, automatic nag-lock siya. Ngayon, para malinis natin siya ng husto, same procedure. Drag natin, duplicate yung may lock, i-drag natin sa trash. Right click. Then color range, image, fuzziness 200, positive, add to sample, kunin niyo yung pinaka black. So right click ulit, okay, then delete. Isa pa, ayan. So nakita nyo, no, nagbago yung mga background natin. Then control D. Ngayon nakita natin may natira pa, no, meron pang natira dun sa image. So para mawawala yan, ulitin natin yung procedure na yon. Color range, image, okay, this time ang gamitin natin, add to sample ulit, delete, ayan, tapos control D. Okay, so para magkaroon siya ng puting background, magawa tayo ng another layer,
punta tayo ng foreground and background color. Ito siya. So yung ating foreground, gagawin natin siyang puti. Okay. Then bucket tool, click natin. So nawala yung image kasi yung layer natin na foreground o background nasa itaas. Nasa itaas siya ng image. So ang gagawin natin, ibababa natin siya. Yan. So ayan. Malinis, malinis na yung image natin. So ayan po yung maigsing tutorial natin sa Adobe Photoshop using Magic Wand at kung paano maglinis ng image. So maraming salamat po sa mga nakinig. Sana po may natutunan po kayo. Thank you.